Good day mga Star Bros! Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. For today's video, as usual, review, unboxing, yan, ang aking ipapakita sa inyo ngayong araw mga Star Bros. So, kung hindi pa kayo nakasubscribe, please like, share, and subscribe para lagi kayong updated pag may bago akong parating na video mga Star Bros. Star Bros, sa inyong mga tiwala, yan, maraming salamat mga Star Bros. So, ano pang inaantay natin? Do this, mga Step Bro. So, yun na nga, mga Step Bro, no? So, umpisa na natin i-review itong watch na aking tinutukoy, mga Step Bros. Ito po is basic watch ng Casio. Ay kadalasang hinahanap po ng mga customer, ng mga client. Kasi nga, sa price is very affordable siya. So, napaka-cheap. Pero, ang quality ng Casio is the best. 10 years battery life din to mga Star Bros, ano? So kung napapansin niyo, bakit natin inire-review itong basic Casio? Alam naman natin si Casio is hindi naglalabas na siya ng mga magagandang watch design. Yung kanyang looks is very elegant. Okay, as you can see. And then yung colorway ng watch na to, marami, apat po sila. Okay, may red, may silver, may blue, and then itong black and green combination. Okay? So, wala kasi tayo nun. Not available tayo sa ganung kulay. Ito po yung available natin. Okay? So, ito yung ating ito po yung aking pinakita, mga Step Bro, no? Okay? So, ito, ang model number ng watch na to, mga Step Bro, is WS-1400H-1EVDF. Ayan po, yan. Yan po. Model ng kanyang module 3511, and then ito po yung kanyang barcode. Yan po, napaka cheap yung kanyang price. 15K lang po dito sa amin mga Step Bros. Okay, so yan. So umpisa na natin mga Step Bros dito sa kanyang interface ng watch. Okay po, yan. Ang gamit na glass dito mga Step Bros is Ryzen glass. Yan o. Resin glass po yan. Hindi po mineral glass or kaya sapphire. Resin po yan. Ang kanyang case, resin din. Resin. And then yung kanyang strap is resin. Okay. Backplate niya mga Step Bro. Aluminum backplate siya. Yan. Nakikita nyo naman. May naka-engrave na Casio. Yung kanyang model number, yung module and 10 bar. 10 bar is 100 meter water resistant mga Step Bros. Yan. Ang dial mga Step Bro is white dial. Yan. As you can see, napaka angas niya, tignan. Diyan po nakalagay, may indicator siya dyan sa taas mga Step Bro. Yan, no? Kung nasa alarm ka, signal, snooze, at saka yung recall. Okay, so kung nakikita, napapansin niyo mga Step Bro, mayroon siyang ano dito, no, lap memory. Yan. Kasi sa mga mahilig sa mga jogging, swimming, yan. Pwedeng-pwede to sa inyo mga Step Bros. So, yan, no. So, napakagaan itong watch na to. Yung may apat siyang button mga Step Bro, no. So, may adjust button mode. Nakikita nyo naman dito sa loob niya. May indicator siya dyan na may adjust. May mode. Yung light. And then, ito. Yung start and stop. And then, laps reset. Ito. Okay. So, yan po. So, maangas yung kanyang design. Kahit itong buckle niya is hard resin. Okay. Yun o. Wow. Dako naman tayo mga Step Bro sa itong size ng case niya mga Step Bro is 47.2mm. Mula dito hanggang diyan is 47 by 44.5mm mula dito hanggang dito naman siya
by 13.6 millimeter itong thickness ng watch. Ito yan. Okay. Ang total weight naman nito mga Stabro is 43 grams. Okay. So magaan lang siya sakto sa mga pang activities ninyo, sa mga mahilig mag-workouts. Yan, panalong-panalo to. Napaka easy din sa mga nag-workout kasi ayaw na ayaw nila yung dark dial kasi mahirap tingnan. Kaya ang ginawa ni Casio is white dial siya, napaka nakikita mo agad-agad. Kasi pag tumatakbo ka, syempre naman, kailangan mo pa bang pindutin yung lights? Hindi na, no? So, kitang-kita mo na agad. So, hindi siya gaano kalakihan, napaka-elegant, napaka-useful niya mga Stabro, no? Okay. Pwede, ang kanyang light, andito yan. Okay. Pakita ko sa inyo, nakita nyo ba? Yan po yung kanyang light. LED na yellow color. Okay. 10 years battery life. So, yan. Pansamantagal. Malahaba-habang ano din to mga Stabro. Pero it depends din mga Stabro sa ating paggamit. Siyempre, pag kinagamit natin lagi yung kanyang mga functionalities, siyempre mas mabilis na yon. Approximately ganun yung kanyang ano. Pero proven na to kasi itong Casio na talagang matibay ang Stabro. Alright? So dito sa mode, ipapakita ko naman sa inyo yung kanyang features. Ito po yung pinaka home time ng watch. Nakikita nyo naman may date siya, day. Okay, ito po yung time. Okay? Pag press natin yung mode button, ito po yung kanyang stopwatch. Lumabas na siya dyan. And then yung kanyang lap. Yan. 60 lap. Nakikita ninyo. Pag prenes natin ulit yung mode, lalabas yung lap kung paano i-recall. Nakikita nyo naman doon, no? May indicator siya. Okay. Pag prenes natin ulit, ayan po yung kanyang timer. So, pwede kayong mag-set ng timer niya dyan. Alright. And then yung alarm. Okay. Sa mga mahilig, alam na. Nakakalimutan. Okay. And then, pag prenes natin ulit, yung kanyang mode, lumalabas yung kanyang dual time. Ayan, dual time. Makikita mo, in the same time, pwede kang mag-set diyan ng dalawang oras. Pilipinas man yan, or Kuwait time, or kahit anong bansa, pwede nyo ilagay diyan, mga Stabros. Alright, so balik tayo doon sa pinaka-home time ng watch. Ganun lang po yun, kasimple. Basic na basic, pero very useful, very elegant, looks very good. Okay, ano pa bang inaantay ninyo? Try nyo din to, mga Stabros. For sure, maraming patataubin itong si Casio, mga Stabro. Yan o. Yan, Casio lang, sa kalam. Alright. So, yan na nga, mga Stabro. Try naman natin dito sa ating wrist. Dito na ito sa kabila natin lagay. Yan o. Wow. Looks elegant. Very, you know, classy, very classic design kasi pinapanatili nila yung pinaka-iconic kasi ng G-Shock or ng Casio, no? Ito kasi yung iconic nila mga Stabros. Okay, so yun na, dito na natin tatapusin ang ating review dito sa watch na to mga Stabros. Yan, maraming salamat sa inyong mga panunood mga Stabros. Kung nagustuhan niyo ang ating video, please like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa aking mga parating na video, mga Stabros. Alright? So, hanggang sa muli, nating pagkikita. Paalam po muna. God bless. Bye-bye!